Muli isang magandang umaga po sa nilang lahat. Kumusta po kayo? Sana laging maayos ang pangangatawan, no? Lalo na kapag tayo ay nagbibigay ng ating oras at panahon, lalo na sa pagbisita natin dito sa pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ay sa mga araw na ito at mga nagdaan, no? Napakarami ang nagkakaproblema sa tiyan, ano, nag-aalburuto. At ako inakasama dyan. Kaya akala ko hindi ako makakapag-misa. At sabi nga sa mga batay, tungangi, ano, walang tulog, no? Ganun pa man, ang pagpapala ng Diyos bilang bahagi, no, ng ating mga buhay ay ibinibigay pa rin natin ang hanggat makakaya natin, no, hindi tayo sumusuko. At sa araw na ito, narinig na naman natin ang habilin, no, ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ang ebanghelyo ngayon sa araw na ito na gustong ipahiwatig ng ating Panginoong Jesus ay hindi lamang para sa kanyang mga alagad, kundi ito ay para sa ating lahat. Lahat tayo ay nabibilang bilang tagasunod ni Jesus. Kaya nga po ito ang kahulugan ng ating pagiging Kristiyano. Kung si Jesus ay nagagawang magpahayag na mabuting balita, tayo din, hindi po tayo exempted sa gawaing ito. Dapat din natin itong gawin sa salitaman o sa ating mga gawa. At tulad ng nabanggit ko kahapon, sa ating pagpapahayag ng mabuting balita ng Diyos, dapat ito'y mismo na nakikita sa ating mga ikinikilos, sa ating pakikitungo sa ibang tao, at ito'y laging nagmumula sa ating mga puso at sa ating mga isipan. Hindi ito maaaring pakunwari lamang o pakitang tao. Alam niyo, my dear sisters and brothers, ang mga alagad ni Jesus, totoo, dumanas sila ng katakot-takot na paghihirap para lamang maisakatuparan yung utos ng Diyos sa pagpapahayag na mabuting balita. Pumunta sila sa iba't ibang nayon at bayan na kahit alam nila na maaari silang hindi tanggapin ng mga taong madarat na nila. Ginagawa ng mga alagad na ito hindi upang sila ay papurihan lamang, hindi para sa kanilang mga sarili, hindi upang sila'y matuwa o para sa kanilang mga sariling interes lamang. Ang ipinapahayag ng mga alagad ay ang bili ni Jesus para sa kanila. Hindi sila maaaring magdala ng pera, walang anuman sa kanilang lukbutan, na kahit ang kanilang mga panyapak o yung mga tsinelas, sandals, hindi sila pwedeng magdala. Anong ibig sabihin ng Diyos ni Jesus? Sila'y magtiwala, no, sa kung ano ang ipagkakaloob sa kanila sa pagtanggap ng ibang tao sa kanila. Huwag nilang alalahanin. Kaya kahit tayo, di ba, palagi meron tayong sinasabing bahala na si Lord. At ganun din, ibigay lahat ang tiwala sa Diyos at hindi pababayaan ang mga alagad na ito. Ano ba ang kapalit ng pagsasakripisyo ng mga alagad na ito ni Jesus? Ang kapalit ay ang kaluwalhatian sa langit sapagkat ipinagpalit nila ang anumang meron sila sa kanilang mga buhay. Ipinagpalit nila ang maaaring kasaganaan sa kanilang mga buhay para lamang sa kapakanan ng simbahang Katoliko na hanggang sa ngayon ay tinatamasa natin at tinaranas natin. Mga kapatid, anumang pag-aalay ng mga sakripisyo sa Diyos, lagi pong may halaga.
lagi pong may saysay. Hindi ito baliwala. Lagi po nating pakakatandaan, anong bagay man o anumang bagay ang ating ibinibigay at iiwan sa Diyos, ay palaging may kapalit na higit pa sa ating mga inaasahan. At nararapat din lamang po na kailangan nating tingnan ang buhay dito sa mundo bilang pansamantalang paglalakbay natin. Walang pangmatagal ang dito. Lahat tayo lilipas. Makita nawa natin ang paghahandang kailangan natin para tayong lahat ay makarating sa langit. Ang langit na siyang magiging tunay nating tahanan. At ito ay sa pamamagitan ng ating mga pagsasakripisyo. Makikita ito sa ating mga paglilingkod, sa ating pagiging alagad ng Diyos. Ang Panginoong Hesus ay tunay na laging nagkakaloob sa atin na walang ubos, walang patid na biyaya sa ating mga buhay sa araw-araw. At ganun din, tayong lahat po'y tinatawagan para magbahagi ng anumang biyaya at pagpapala na meron tayo. Hindi dapat natin ito sinasarili lamang. At tulad ng sinabi ko kahapon, kailangan nating padaluyin ang anumang pagpapala at biyaya na natatanggap natin. Nagagawa ba natin yan? Karaniwan na mga biyaya at ganyang mga ay nararapat lamang na may bahagi sa ating kapwa. Subalit, ano nga ba ang inaasahan sa atin ng Diyos kung wala naman tayong kakayanan, lalo kung mga material na bagay? Hindi naman puro material na bagay ang maaari nating mapadaloy at maibahagi sa ating kapwa. Alam niyo bang yung kahit simpleng ngiti lamang? Alam niyo bang kahit yung simpleng gesture ng pagtango sa iyong kapwa, maaaring makapagpabago ito sa disposisyon ng iba? At kayo mga nanarito ngayon sa banal na dambana ng ating patrong San Padre Pio, maaari ang marami sa inyo mayroong mga pinagdaraanan sa buhay, may mabigat na dalahin sa kanilang mga buhay, at maaaring ikaw ay makapagpabago ng iyong kapwa sa kanyang pinagdaranasan ngayon kung ang isang simpleng ngiti, kahit hindi mo siya kakilala o kaano-ano, a simple gesture na karamay natin siya. Maging generous po tayo with our smile. Maging generous po sana tayo with our laughter, with our love, with our attention. Bahagi yan sa pagiging tagasunod ng ating Panginoong Hesus. Ikaw ba, brothers or sisters, sa paano bang paraan ka tinatawag ng Diyos na maglingkod sa panahong ito? Paano ka kaya makatutugon sa tawag na ito na ibinibigay ng Diyos para sa iyo? Amen.